gumawa naman ako ng video habang nagluluto. So this time, maglulutuin ko ay bistek Tagalog. So kailangan lang manipis yung pagka-slice nyo ng beef. So you need to marinate the beef with lemon and toyo. So gusto ko yung beef medyo malapad siya, pero at least manipis. Ayan. Slice nyo lang ng manipis. Ayan. So basically yung piece ng beef, dapat ganito siya. Manipis, pero may kalaparan. Para at least naman ganda yung presentation. So yeah, slice nyo lang siya. So ayan, after nyong i-slice yung beef, marinate muna natin with, of course, lemon, black pepper, at saka, of course, UFC soy sauce. Ayan. Andahan lang kayo. Paglagay ng toyo kasi may mga toyo maalat. Like, I think this UFC, medyo maalat itong ano na to. Toyo na to. Marinate muna natin. Set aside nyo muna at least 30 minutes o kaya 1 hour. Mas maganda overnight. Pero of course, prepare ko to for lunch. So marinate muna natin at least 30 minutes or 1 hour. Habang nagmamarinate tayo, let's prepare the other gagamiting ingredients. Pasensya nyo na kung ano, hindi masyadong comprehensive itong pagluluto ko. Hindi ko na nilist down yung mga ingredients. Anyway, next na video, gagalingan natin. First time kong gumawa ng video, cooking with Juan Inuman video. Wala naman ako actually talent sa pagluluto. Kailangan ko lang magluto kasi kailangan kong kumain. So yeah, the garlic. After you crush the garlic, as you can see, pre-mash ko muna yung garlic para mas mabilis na balatan. Then chop it thinly. Yeah. And kung gusto nyo mas manipis, yeah. Ayan, no look. Mas maganda sana kung yung mas malapad na knife ang gamit. Talagang
aside mo na ang huwag nyo nang ilagay sa ano, sa saucer o kaya malimang maliit na pinggan, ano, kasi sayang lang ang hugasin. Usually ang pagkat natin pag ganyan, but this time kasi it's a bistik, ano, nagawa natin ng medyo konti presentation. Yan, this one lang dapat yung pag-slice natin, circular yung ano, onion. Yan, dapat sana white onion ang gamit dito, kaso nagtitipid tayo, pare-parehas lang din naman yan, pare-parehas din lang naman ang kakalabasan yan. Okay ba lang ang itsura, parehas din ang lasa. Yan. Ingat lang kayo sa pag-ano, slice, ano. Ready na ito para panggisa natin. So next na gagawin natin, igisa na natin yung beef. So ayan, next natin gagawin, of course, ito na tayo. Tapos mantika. Iprito muna itong mga onion. Pag medyo luto na, sasagin mo muna yung onion. Then, this is the same pan, ano? That's the garlic. Sutayin nyo lang yung garlic after mag slight brown. Yan, lagay nyo na yung beef. Palitan nyo lang din yung beef. Ganyan lang siya. Hintayin nyo lang. Yan, baliktarin nyo lang siya occasionally, yung beef. Ako kasi mas gusto ko na hanggang matuyuan siya. Parang yung beef tapa na yung dating, tuyo na yung beef. Tapos yung sarili niyang mantika lalabas na. So, let's wait for that moment. Mabilis lumabot, takpan natin. Ayan,
Now this time, dahil nga, so ganito yung style na gusto ko, ano, tuyo muna siya, and then this time, let's put the tubig. Lagyan ko ulit siya ng tubig, and this time, ito na yung time na nalagyan natin ng pampalasa, like nalagyan natin ng oyster sauce. Master dyan sa kusina, ano, feel free to ano comment and suggest. Ito lang naman yung aking sariling pamamaraan sa pagluluto, ano. Kapag kumulo na, tikman natin kapag okay na yung lasa. If not, tagdagan na lang ng oyster sauce o kaya toyo or asin, whatever, para ma-meet yung gusto yung lasa. After kumulo, sure ako, malambot na to. Sa tagal ba naman nating pinakuluan, ano, at pinatuyuan. So, yun nga, tikman ninyo kung anong lasa. Ayos. So, sa akin, ayos na yung timpla. Ayos na yung lasa. Medyo gusto ko yung may sabaw. Kung gusto naman ninyo na konti lang yung sabaw, patuyuin nyo ng konti, i-evaporate din yan, matutuyuan din yan. So yun, put the onion. Yun. So yun, ayos na. Meron pa kayong mga gustong ilagay, garnish, like chop onion leaves or whatsoever. Nilagay ko na yung onion. That's it. That's the last part ng aking pagluluto ng bistek. Yung mga master sa kusina at pagluluto, mag-suggest na lang po kayo kung ano yung kailangan natin gawin sa susunod na magluluto ko ng ganitong putahe. Itong pagluluto na to ay sarili ko lamang pong pamamaraan. Kung gusto nyo pong sundan, sundan nyo at your own risk. Huwag nyo po akong sisihin kung ano man yung kalalamasan ng niluto ninyo. This is not based on any cookbook. As long as may makain ako during the COVID-19. Yeah. So ayan, okay na. Okay yan, okay na. Yung steak na gamit natin. Prefer ko talaga yung may sabaw, ano, masabaw na bistek, para at least meron tayong pambuhos sa kanin, pang topping sa kanin, kumbaga. Pasensya nyo na dahil first time kong gumawa ng video sa aking pagluluto. Yung mga master sa kusina, suggest nyo na lang po kung ano po yung mga improvements na kailangan kong gawin sa aking pagluluto. I will take note of that. And sa mga nanonood po, mag-suggest kayo kung anong susunod kong lulutuin. Paki-like na rin ang video to kung nagustuhan nyo ang aking pagluluto. Share na rin para ma-spread natin ang good vibes. Ingat po kayo lagi. Stay safe and God bless. Subscribe to my channel.
So, kainan na.